Sabi nila, kung sino pa ang komedyante, sila pa ang mas malungkot ang pinagdaanan. Isa na nga siguro sa magpapatunay nito ay si Kay Brosas. Kilala bilang magaling na comedian at singer. At ngayon isa rin siyang ina na gagawin ang lahat para sa nag-iisang anak na si Crystal. Kilalanin natin sila at ang kanilang pinagdaanan sa isang certified madamdaming kwento sa SIR Pamilya. So, you're very open to the fact na gapo baby ka? Yes. Doon ako nabuo. You did not grow up with your mother? Your biological mother? No. Why? Kasi ayaw niya. Gusto mo isagot ko, ayaw niya. Ay, hindi niya siguro kayang tususan yung pagkapalaki sa akin. Mm-hmm. Eh, total yung aking tiyahin, ang kapatid niya, yun yung nakakaluwag-luwag sa buhay. Mm-hmm. Doon niya ako binigay. Hindi mo siya Mami inana ko para makausap. Hindi, you know, it's different, di ba? I know, pero ang tunay kong ina kasi, paminsan-minsan sumubot sa bahay. Tumira din sa bahay na minsan, pero hindi kami never kami nagkaroon ng closeness. Ano man, pangit man aminin, pero yung talaga totoo, hindi kami nagkaroon ng bonding. Saan tayo magkasundo eh. Sa kanyang paglaki, ang nais na lamang ni Kay noon ay magsarili. Kaya naman na mag 18 years old, nagtrabaho siya sa iba't ibang bansa bilang performer. Sa kanyang pag-uwi, nahanap niya ang pag-ibig na nauwi sa pagdadalang tao. So, greatest love mo ba, daddy niya? So, hindi rin. Okay, hindi din. Hindi rin. Hindi ako bitter, hindi rin. Pero na-experience ko yun naghahabol ka sa EDSA, ang hinahabol mo motor, ano nangyari? Paano mahabol yun? Seryoso? Mamatay. Mm-mm. As in, tumatakbo ka sa EDSA? Yes, nasabi ko na, after, takbo ko ang takbo, sabi ko, paano ako mahabol yung motor yun? Na-experience ko, lasing, kumakanta kang umiiyak, lasing. 19, eh. Na-experience ko yung greatest love na yun. Mm-hmm. Tapos nakalala ko, after niya, daddy niya. Mm-hmm. Asan yung daddy niya? Wala. Nung nagbuntis ka, sinabi mo sa kanya na ito yung sitwasyon, buntis ako. Yeah. Tapos? I cannot. Eh, di wag. Cannot or don't want? Magkaiba yun? Don't want. Hindi Why? Na carry. O so, cannot. Ano yung hindi na carry? Yung buhayin kayo o yung panindigan ka? Kasi after nung sinabi niya yun, okay, bahala po kay Lord kung ano magagawa. Basta, until almost 7 months, kumakanta pa rin ako. There was a time daw, nung buntis, nung actually mga nganak ka na, nangutang ka daw ng money sa mami mo. Yes. Kasi bakit? I was broke. Kasi yung pagkakamali ko nun, kaya at mag-ipon. Okay. Hindi ako nakapag-ipon. Ba't ano nangyari sa ipon mo? Ano nangyari sa pera? Wala. Di ba nga dahil puro gimmick, tapos sa bahay, bayad sa kuryente, gano'n. Kasi mag-isa lang ako solo. Hindi ko may na-expect na magkakaroon ng gano'n. Sitwasyon. Ng ganite. Sino kasama mo nung nanganak ka? Literal sa ospital, wala. Nurse. Kasi yung kapatid ko nandata wala sa Baguio. Wala kasama kahit family? Wala. Kapatid, pinsan? Wala. Isang buwan pa lang mula lang ipanganak niya si Crystal, balik trabaho na agad si Kay para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Makakatawa kasi kumakata ako may mga breast pad, dead man. May mga tao, ano yung nisis ko ba yung tumulo yung Kembola? Kailan mo na-explain sa kanya? Crystal? Wala kay isip siya. Siyempre, natanong siya sa daddy niya. So Crystal, paano mo tinanong sa mami mo kung bakit there's no daddy, there's only mami? No, kasi nung time na yun, parang bata pa ako. So, makikita ko yung mga classmates ko. Ba't sila may dalawang parents? Ako wala. So, yun, nagtanong ako, asan siya? Then, nag-explain naman siya. Tapos, nung kinder ata ako nun, yung first time ko siya makita, parang tuwang-tuwa ako. So, you saw your dad? Yes po. Do you communicate with him? Like, now? Hindi po. Hindi man lang. Letter? Hindi na po. Nakakuha siya sa akin na, hindi kami, para lang sa bata talaga, para sa kanya. Nangako siya, hindi niya ginawa. Tapos after how many years ulit? Just 2 years, alam mo years ago ba yun? After Andre. After 2009, napakita siya ulit. Banding bilang wala. Buti hindi mo naisip magrebelde o magalit. Kasi kung iisipin ko din na parang magrerebelde pa ako, parang wala ding mapapatungan. Isipin mo na lang yung mommy mo naghihirap, siya lang naggagawa lahat-lahat nun. Then parang maghahanap ka pa rin ng daddy. Si mommy kasi mommy / dad / everything na. So, what more can I ask for? So, strict ka ba? Yung ako, gusto ko kasi parang kayo magbarkada eh. Gusto ko yung open ng communication. Strict ba si mommy? Ano tao mo? No. Wild? May minsan parang bipolar, parang minsan strict. Taka lang naman, ito. Minsan ang cool niya. Pero most, parang nababalance. Hmm? Paano ka nabago ng lahat ng nangyari sa'yo? Nung gulang ako nagkaanak ako, doon ako nagkaroon ng direksyon eh. Totoo pala yun. Yung parang,
Kasi dati parang yung pinikita mo, pagiginig mo lang, o kaya pibili mo na kung ano-ano. Nalabas ka agad. Eh, ginagawa ko pa din naman yun na ngayon. Pero kasama na siya. Mm-hmm. Tapos lagi may nakatabi para sa kanya. Ano ang kaya mong gawin for your mom? Kahit paglabang ko siya ng patayan. Teka, punta mo na ko. Wow. Ano, I will always love her forever. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. I've died every day waiting for you. Don't be afraid, I love you for a thousand years. This is for you. Thank you. Thank you. Thank you.